Hello guys, this is Jack under Random Gaming PH. Please support our channel, Random Gaming PH. So guys, salamat sa inyo sa suporta sa first vlog tutorial ko ng DualShock Controller on how to fix yung button na nasira sa DualShock. And thank you guys. Salamat talaga sa suporta na binibigay niyo sa amin, sa mga kaninja, kabomba, pati sa akin. And very thankful ako sa inyo na sinusuporta niyo kahit maliit na channel namin. At lalo na sa mga ka-amigos na pa, ka-random, ka-paradise yun. Salamat sa suporta. Grabe. Eto guys, nagpakasakali ako. Gagawa ako ng vlog na second vlog ng top 5 PS4 games. Yan para sa akin guys. And I hope guys, magustuhan nyo kung tama ba yung step by step. Yung na number, kung yung top 5, top 4, 3, 2, 1 ko. I hope you agree. It is up to you guys kung disagree kayo sa top 5 ko. Yun, just my opinion lang eh. Opinion ko lang to guys. Kaya, ayun. Huwag kayong magagalit sa akin. Mga bashers. Naintindihan ko kayo. Nakayaan ko lang. Basta masaya lang tayo sa ginagawa natin sa pag-vlog at pag-live nyo naman. Pero, yun. Salamat talaga guys. Yun, salamat talaga sa support. Kaya ito, a second vlog ko is top 5 for you. Kaya yun guys, abangan nyo. Let's start guys. Ayan guys, ito ang top 5 PS4 games para sa akin. Sorry, wala akong hawak na physical copy, pero natapos ko siya guys. Which is, nabenta ko na siya sa online, yung CD nito. Kaya ang top 5 ko is Uncharted 4. Yan, Uncharted 4. Sorry guys, hindi ko sa inyo napakita ang physical copy ng Uncharted 4. Yun guys, kaya top 5 sa akin ng Uncharted 4. Yun ang masabi ko. Sa story pa lang. Grabe, ang ganda ng every concept of this story of Nathan Drake and Sam Drake na magkapatid. Yun, mas pinaganda nila yung graphics, mas luminaw. Gaya sa mga previous Uncharted 1, 2, 3, pang PS3 graphics. Grabe sa graphics na masabi ko, grabe. Sobrang linaw. Sa story talagang yung makakalaban niya dun yung mga army na yon. Tapos ang pinakakalaban nila dun si Rabe. Yung guys, ang ganda ng story niya sa mission. About sa treasure yung hinahanap nila yung isa boat ng pirata. Sa mga ginto, yun yung mission nila. Kaso nga lang, every mission na pinupunta nila, marami silang makakalaban na army. Ayan, ang ganda ng story yung concept, tapos yung graphics talaga, HD Super HD ng Uncharted 4 at it ends. And I hope guys, magkaroon pa ng last series ng Uncharted. Kasi last nila is The Lost Legacy. Kaya I hope magkaroon ng Uncharted 5. Yun sa story, sabihin na natin, para sa akin ng review ko dito is 9.0 out of 10. Kasi maganda siya, sobrang ganda yung every concept. Talaga yung sunod-sunod, yung hindi ka maguguluhan sa bawat story. Yun guys, dapat maumpisan nyo yung Uncharted 1, 2, 3. Yun, pati matapos nyo rin yung last Uncharted na Lost Legacy. Dapat maumpisan nyo yun guys, kasi maguguluhan kayo pag nag-shortcut kayo sa port. Kasi nung sa port, mas pinaganda nila lalo. Kaya yun guys, yun lang masabi ko sa Uncharted. Ang ganda yung story na. Ang ganda. Taas ng review niya sa IMDb, i-check nyo yun sa website ng imdb.com. Makikita nyo dun kung sino yung mga gaganap na character, kung sino sila ang mga actor-actress. Okay, guys, yun ang top 5 ko para sa akin. Yun guys, give it a like kung talagang nagustuhan nyo and give it a dislike. Kaya, next naman, my top. Yun guys, ang top 4 ko is, sorry guys, wala ulit akong hawak na physical copy na CD ng larong itong PS4. Ito sabihin ko na ang top 4 PS4 games ko is Marvel Spider-Man. Yan. Under ng Insomnia. Yun nanominate siya ng 2018 ng Game of the Year. Ang Marvel Spider-Man. Grabe. And guys, to be honest guys, ito ang unang games ng Spider-Man na nalaro ko buong buhay ko. Kasi hindi ko siya nalaro sa PS1, PS2,
Never. Hindi ko siya talaga nalaro. Pero nung Spider-Man 3 dati, pero hindi ko naman nilaro sa PS3 yun. Di pa ako ang gandaan yung graphic. Pero nung nagkaroon ng Marvel Spider-Man, yes po, nung napanood ko yung trailer, yun, grabe yung graphics talaga. Sobrang linaw. Ang ganda ng graphics. Kaya top 4 ko siya. Ito naman, isa story. Ayun, marami na bago. Nag-iba itong sa PS4 ng Marvel Spider-Man. Pero halos nandun yung mga delay na napapanood mo sa movie, pati sa cartoon, yun, sa comic. Nandun, mas kilalang-kilala yung mga delay ni Spider-Man. Tapos, sa mission, yun, may katulong siya doon sa mission, kasama siya ng police. Kaya tumutulong sa kanya. Halos parang siya ng Spider-Cup sa house. Yun sa story, grabe. Yun, gandang-ganda rin ako doon. Nagandaan ako, natapos yung story niya. Sobrang haba ng gameplay nito, grabe na ito. Ang haba ng gameplay na Marvel Spider-Man. Pero hindi ka mabuboring. Sa ano pa lang, story pa lang, dapat intindihin mo. Kaya dapat mag-umpisaan mo siya, yung Marvel Spider-Man. Ano na siya eh, parang yung story niya, bagong-bago. Parang ayos lang na hindi mo na-umpisaan yung previous Spider-Man PlayStation. Mas ayos to kasi panibagong story nito, yung Marvel Spider-Man. Saka, taas rin ito ng reviews sa IN. Marami rin na gustuhan. Yun nga lang, sad to say, hindi siya nanalo ng Game of the Year. Kaya, nakalaban niya kasi si God of War. Kaya, nanalo ng 2018 si God of War. Kaya, congrats sa God of War. Pero, ayos na Spider-Man 4. Game of the Year ka pa rin sa puso mo. Kasi, gandang-ganda ako sa story. Marvel Spider-Man. Kaya, every mission, tapos ang kagandahan din. Pwede siya magpalit ng costume yung spider suit niya. Lalo na yung magagamit mo yung suit niya sa Spider-Man Far From Home, Amazing Spider-Man, pati yung mga previous Spider-Man, 2002 na movie Spider-Man to Spider-Man 3, magagamit mo yung suit niya. Kaya yun guys, lalo na yung Iron Spider-Man, ang ganda ng suit niya yun. Kailangan mo lang talaga matapos yung DLC mission, pati ibang mission para mabili yung mga suit niya lang. Nasabi ko lang dito sa Spider-Man yung gusto ko. Kasi idol ko talaga sa Spider-Man. Wala pa pa. Pinapanood ko lang. Kaya ito yung first game na nalaro ko sa PlayStation, ang Marvel Spider-Man. Kaya yun guys, ang next naman natin is top 2 guys. Next! Yun guys, ang next top 3 natin ng PS4 game. Ito. Finally, may physical copy ako nito na CD ng PS4 game. At ito ang top 3 para sa akin. Batman Arkham Knight. Very nice. Ang ganda nito. Very nice tong larong ito. Yung Batman Arkham Knight. Gandang-ganda ako dito. Gagandaan rin ako dito sa story. Ayan, first time ko lang nalaro tong Batman na to sa PlayStation. Pero sa mga previews, yung dami na ito eh. Batman Asylum, yung mga yon. Pero ito yung kauna-unang games na nalaro ko. Nung nalaro ko siya sa PlayStation, ayun, grabe yung Batmobile, tapos yung mga billing na kilalang-kilala mo talaga. At saka ganito rin, parang katulad siya ng Marvel Spider-Man, pwede mo magamit yung suit niya. Yung katulad kay Ben Affleck, pati kay... yung sa previous, yung Batman Begins, nakalimutan ko lang yung pangalan. Sa story, ayun, sobrang haba ng gameplay. Sobrang haba nito. Sobrang daming feeling. Siya lang mag-isa laban sa kanila, sa mga milisya. Sa feeling, like sila, ano, sila Joker, nandun na si Joker. Sabi na natin si Joker. Si nag-hallucinate, si Scarecrow. Yun, hindi ko na yung mention yung mga ibang pangalan. Ay, ito, tokyo. Ayun guys, sinama ko yung and sa story, ano, mataas ko para sa akin. Sobrang ganda, gandang-ganda ako sa storya nito. Kasi, yung mission niya kasi ano eh, tumutulong siya sa investigation. Then, sa crime, tumutulong siya, tinutulungan niya yung mga polis, yung kaibigan niya si Gordon. Pero hindi, syempre, hindi ko i-spoil ang ending nito. Recommend ko sa inyo guys na laruin yung Batman Arkham Knight. And guys, sorry talaga, hindi ko nalaro yung previous Batman. Ito palang unang nalaro ko, to be honest, ang Batman Arkham Knight. Pero pag sinek mo to sa IMDb, magugulat ka sa review nito.
ang taas ng review nito ng Batman Arkham Knight. Sa story pa lang kasi grabe. Pati sa ano niya, Batmobile niya. Grabe pang army talaga eh. Kaso nga sa bilis ng takbo ng sasakyan, pabangga ka sa Batmobile ni Batman. Yung sobrang bilis kasi. Tapos yun talaga, mas yun, kailangan mabilis yung utak mo sa kakaisip dito. Dahil yung utak mo baka sumabog sa kakaisip sa puzzle. Yun lang yung ano ko sa'yo. Dapat mabilis kayo dito para lang ma-open nyo yung isang mission, yung story mission. Yun lang yung remind ko sa inyo, guys. Papuzzle kong lang ito. Kaya kung gusto nyo bumili nito, habaan nyo yung pasensya nyo sa Batman Arkham. Ang ganda siya. Gandang-ganda ako dito sa laro nito. Kaya guys, ang next natin. Yan. Top 2. Next. Ayan guys. Ang top 2 ko naman. Meron akong physical top. Meron ako CD na. Siguro, alam nyo na kung ano yung top 2 ko. Ipapakita ko na sa inyo. The Last of Us Part 2. Pero guys, sa likod ko, si Ellie, ito. The Last of Us Part 2. Naging Game of the Year to last year. Nanalo ng Game of the Year. Pero, naging top 2 ko siya. Yun, magugulat kung bakit top 2 ko siya. Yun guys, ano, nalaro ko na ang The Last of Us Part 1. Natapos ko na yun. Noong 2014 pa sa PlayStation 3, tapos 2018 nalaro ko ulit pa sa PS4, yung remaster. Yun. So, grabe. Ayan, recommended kong laruin guys sa mga matatapang na maglaro na itong horror na to. Ayan, brutal. Brutal yung laro to. Tapos, yun guys, dapat laruin yung The Last of Us bago kayo maglaro. Kasi pag sinorkat niya ito, maguguluhan kayo eh. Mapapatanong kayo, eh, ano nangyari pag napunta dyan sa part na yan? Talaga ano, ang ganda ng everyone sa story na ito, sa storya pa lang. Kasi nung nalaro ko, nakaka-relate ako kasi nalaro ko part. It's, ano pa to? Still connected sa previous The Last of Us. Yung part 1. Kaya may part 2. Sa graphic, grabe. Sobrang dino, super HD ito. Yung nilaro ko sa TV namin, 55 inches na 4K UHD yung TV namin. Kasama, sobrang dino ito. Pag kinumpara mo sa part 1, ito grabe. Ang ganda. Story, parang pag nakikita mo sa graphics, ano eh, yung sa baril. Parang totoong-totoo nakikita mo, parang 3D talaga eh. Sobrang dino niya. At pag nalaro mo ito, yung HD, pag dinamdam mo yung pagpa-4K nito, lalo na sa story, guys. Still continuing about sa story kay Ellie na immune, na kahit makagat siya ng papers, immune. Basta, hindi ko na kayo spoiled, pero grabe, sobrang nasaktan din ako sa larong ito. Sobrang nasaktan din ako. Sakit. Parang katulad sa breakup lang. Aminin ko, napaluha ako ng laro. Pero hindi ko sasabihin. Basta, ano, sa mga maglalaro niya. Gandaan nyo na yung issue nyo. Okay, ganda. Ganda na story. Sa mission pa lang, pupunta na lang sa mga old house. Grabe yung mga creatures, pati mga zombies, mga bilis kumakas. Very upgradable na sobrang lina. Brutal nga lang. Grabe yung pagka-brutal na yun. Ang dalas ng part. And guys, ano, good is siya. Halaway siya dito. Ito yung data D. Ito muna yung salangin nyo. Ito yung game. Ito yung game. Ito yung pangsalan nyo sa laro. And guys, ano? Sa story, ano siya? Continuing still connected. And I hope magkaroon pa ng The Last of Us Part 3 yung kay Ellie. Ang ganda niya. May bagong karakter. Mga bagong karakter doon na ngayon mo lang makikita. Pero makikita mo pa yung mga iba sa previous sa Part 1. Pag nalaro mo to. Ganda ako sa story. Pero, sorry, hindi naging top pa lang para sa akin sa Last of Us Part 2. Kasi, may mas nagustuhan pa akong top 1 para sa akin. Yun guys, ano na, nasa sa inyo lang naman eh. Kung nagustuhan mo na ba,
kung na-disappoint pa kayo kung bakit top 2 ko lang kung The Last of Us Part. Nasa sa inyo naman. Up to you. Pero, recommended sa inyo na laruin ko. Pero, ang price nito guys, iyak kayo. Mahal pa. Ano pa to? Almost 3,000. Yun guys, ay abangan nyo yun. Top 1. Next! Ayan na guys. Ang top 1, i-announce. Sasabihin ko na yung top 1 para sa akin. And sorry guys, wala na yung physical copy ko. Dahil hiniram ko lang to sa kaibigan ko. Oy, thank you Elijah at saka kay Maki Medrano na pinahiram ako ng CD ko. Thank you sa inyo talaga. Shoutout sa inyo. Shoutout. Thank you very much talaga. Dahil wala akong budget na pag-ibig. Ito na yung para sa akin. Para sa akin is game of the year to. From my heart. Game of the year to para sa akin. Ang laro. Ang top 1 ko is Ghost of Tsushima kay Jin Sakai. Ito sa likod ko. Jin Sakai sa camera is sobrang liwanag ito. Ghost of Tsushima. Sabi. Ghost of Tsushima talaga para. Nanominate siya ng Game of the Year pero hindi nanalo. Nakalaban niya si The Last of Us Part. Malakas talaga si The Last of Us. Malakas talaga. Ghost of Tsushima. Grab. Guys. Ito yung kauna-unahang nalaro kong samurai game sa buong buhay ko sa PlayStation. Which is, hindi ko talaga hilig maglaro ng samurai game, guys. Hindi ko talaga hilig. Pero, ayun, maraming mga brand na akin na recommend ang laro yun. Napapanood ko kasi sa screen nila, kala kung baby nila may pihabagan. Yung sinasabi nga, tinak, laro nyo yung maganda yun. Parang hindi ako nakaka-interesan. Pati yung friend ko, yung line nila. Kasi parang ano lang eh, I'm not it. Tumatong na kasi great. Pinanood ko tapos, yung pinahiram mo ako yun, Elijah, sabi. Hindi siya, sabi, papahiram niya ako yung Ghost of Tsushima, sabi. Maganda raw. Maganda raw, sabi. Try mo laro yun. Which is parang ano pa ako sa isip ko. Sige, tatry ko. Pero nung nilaro ko, sa intro pa lang ng story, legit takay. Ang samurai, sabi. Nung nalaro ko sa, hindi natin sa graphics, grabe. Ang ganda ko. Tapos sa story, ang ganda ng every concept talaga. Talagang ano, yun yung kauna-una ang Ghost of Tsushima na nilaro ko na samurai. Ganda, ang ganda. So, para, hindi ka malilito sa story, dapat kasubay pa yan. Ganda na yun. Grabe. Hindi ka magugula sa story. Tapos, yun, matutunan mo talaga sa mga, sa mga techniques, sa skills nila. Ang dami ng samurai like yun sa kanya. Sobrang ganda. Mga ba, yung gagamitan pa ng stand. Ganda. Sobrang ganda ng story. Tapos, lalo na paglabanan. Hindi nung makikita niyo po pala. Pati yung pag-skill. Paborito ko yung skill din. Pag-skill yun sa kanya sa Mongol. Nasaktan. Kasi nakakatulong yun. Dadagdag yung resolve mo. Yung resolve yung buhay. Kung nababawas ka at pwede mo rin gamitin yung skills ko. Gandang-ganda ako sa kanya. Pero, yun. Not to say, na hindi siya nanalo ng Game of the Year. Pero, ganda siya lalo na nagkaroon ng Ghost of Tsushima Legend. Grabe. Gandang-ganda ako dun. Yung Legend ng Ghost of Tsushima. Ganda na. Kaya, yun, sayang, sinoli ko na sa kaibigan ko. Makakalaro ko sana sila OGB, sila White Yabaga, Troan, pati si Dark Howl. Yun. Yun para sa akin. First time kong maglaro ng Samurai game. Ghost of Tsushima. Grabe. Sorry guys, hindi ko hawak yung physical copy. Nasoli ko na sa kaibigan ko kay Elijah Med at si Maki Medrano. Thank you talaga sa inyo guys na katropa ko. Sa babae na gamer. Shoutout sa inyo. Grabe. Basta. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima talaga. Tapos. Pinakamagandang laro para sa akin. Guys, yun naman. It's up to you naman guys kung ba kayo? Satisfy or dissatisfy sa aking top 5. Nasa sa inyo naman yun guys. Hindi ko naman kayo pinipilit. Parang ganun. And I hope guys na nagustuhan nyo yung video ko. Kaya yun. Yun guys. Nasabi ko na kung anong top 5 PS4 games para sa akin. Yun guys. Sana magustuhan nyo yung second vlog ko sa Random Gaming PH. Yun ng content is nagbablog na.
at nag-live stream ako ng PS4 game. Kaya salamat talaga guys sa pag-support. At talagang very thankful ako na sinuportahan niyo yung ano, first vlog tutorial ko sa pag-use ng DualShock Controller. Thank you guys. Salamat talaga. Grabe. Grabe mga support ng mga kabomba, kaninja, ka-random, ka-paradise, ka-amigo. Thank you guys talaga. Kaya salamat guys. Yun. Tulungan tayo. At malad ng YouTube natin. Yun nga yung sabi ni Tito Ron. Kahit konti lang nanonood, sila yung tunay na sumuporta sa iyo, mga tunay na kaibigan, kahit maliit lang ang channel natin. Kaya, don't mind them na yung mga iba na maliit lang, hindi ka naman wala yun. Nasa sa'yo, basta masaya lang tayo. Be happy lang tayo. Iwasan natin yung negative. Lalo na pandemic, guys. Yun, lalo na nandito sa bahay. Ano lang, be happy lang. Labanan ang negative. Tulungan lang tayo. Tulungan, paangat. Doon nila Jessica Luis, sila LTAP, grabe, support na nila sa atin. At mataas sila. Yun, very thankful tayo sa akin. Grabe. Yun guys, ano, pumromote na tayo ng YouTube channel ng mga tropa nating pabomba kang ninja ka paradise, ka random, ka pa, yan, ka amigos, yun, pabomba, yan. Ayan, hindi ko na i-mention, makikita nyo dito sa paligid ng mga YouTube channel ng mga tropa ko, mga pabomba, ninja, yan, ka-amigo, ka-random, ka-pa, yan, ito, guys, supportan nyo po sa kanila, yung mga nakalapag dyan sa left and right ko. Yan, guys, salamat, guys. Yun, guys, ang channel ko naman is, pinopromote ko ang channel ko, Random Gaming TV. Please support our channel, Random Gaming TV, yan, or on live stream, at kasama na rin po ang pag-vlog tutorial ko. Guys, salamat, guys. And please support our channel, Random Gaming PH. Guys, salamat sa inyo, guys. Please to subscribe and click the bell button. Salamat, guys. Paala. Bye-bye. Salamat.